binlurred ko yung mga mukha nila. Pero kung hindi i-blurred yan, makikilala nyo sila. Bakit? Sikat sila eh. Marami silang followers eh. At bakit sumikat sila? Bakit dumami ang kanilang followers? Talentado sila. Bakit? Sumikat sila dati, magaling sumayaw yung isa, magaling magsalita, magaling mag-vlog, ng mga pagkain, ng mga pinupuntahang magagandang tanawin, magaling magpatawa. Talent yan. Magaling sa gaming, just for fun, talent yan. O ngayon, nagpapromote ng sugat. And it's just a matter of time na isa sa mahal mo sa buhay ang mahuk niya. Isang remedyo, pag nakakita kayo ng vlogger, content creator, kahit idolong idolo ninyo, kasi talentadong talentado, pag nagpromote ng sugal, kaagad-agad, unfollow. Nagkakasala kayo pag hindi nyo in-unfollow. Bakit tinotolerate ninyo? Kahit hindi kayo magsugal, kahit ang tinitingnan nyo lang yung content niya, habang maraming followers yan, at habang maraming nanonood dyan, kahit hindi mo pinapansin yung promotion ng sugal, makukumbinsi yan, tama yung ginagawa ko. Maraming pera dito. Maraming ibang natutuwa sa akin. In so doing, nagiging accomplice tayo. Para kang nagpaputok ng ilang rounds ng Armalite, pataas, bahala na. Yun ang iniisip mo. Yun ang ginagawa mo. Hindi mo na alam kung sino tatamaan. So wala kang konsensya? So ngayon ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan sa buong mundo ang Pentecoste. So ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga disipulo ni Kristo upang ipagpatuloy ang kanyang misyong sinimulan sa mundong ito. Dito po natin makikita ha, na pagdating sa kaligtasan ng mundo, ng tao, hindi isa lang ang gumagalaw dito. Team effort ito. Alam naman natin na para dito, isinugo ng Ama ang anak niya para sa kaligtasan ng tao. Narinig natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa naman, isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Sa ating Ebanghelyo, isinugo ni Kristo ang Espiritu Santo. Tapos, sinugo rin tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo din naman, sinusugo ko kayo. Ibig sabihin, ang misyon natin sa mundong ito, sabi ko nga lagi, hindi tayo pamparami, pampagulo. May misyon tayo. At ang misyon natin, konektado sa misyon ni Kristo. That is why, pagkatapos namang sabihin sa atin ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga disipulo, saka naman niya ibinigay ang Espiritu Santo sapagkat hindi natin kayang gampanan ang misyon ni Kristo sa mundong ito kung walang tulong ang Espiritu Santo. Sapagkat tanging ang Espiritu Santo lamang ang pupwedeng magpanibagong muli ng mundong ito tulad ng ginawa ni Kristo. Sa mga pamilyar sa dasal sa Espiritu Santo, o diba? Ganito yung dasal sa Ingles. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. Oh, we need renewal. Kailangan ng pagbabago, pagpapanibago ng mundong ito na patuloy na niluluma, sinisira, pinawasak, pinadudumi, pinasasama ng kasalanan ng tao. At matutulungan tayo dito ng Espiritu Santo, provided makikipagtulungan tayo. Kailangan nating makipagtulungan sa Espiritu Santo kung gusto natin ng pagbabago. Yan po ang makikita natin sa ating ikalawang pagbasa. Sa bandang simula ang sabi ni San Pablo doon, walang sino man ang makapagsasabing Panginoon o Diyos Jesus kung hindi siya papatnubay ng Espiritu Santo. Pwede nating explain ito ng medyo mahaba, pero simplihan na lang natin. Ang ibig sabihin nito, hindi natin kayang magpakabuti. Hindi natin kayang magtiyaga, lumaban sa tukso, magpakabuting tao, magpatawad, magpakumbaba, kung hindi tayo papatnubayan, tutulungan ng Espiritu Santo. Sapagkat lahat ng iyan ay bunga ng Espiritu. Provided, makikipagtulungan tayo, makikikooperate tayo. Naalala ko tuloy yung isang ginang na-overheard ko ang sabi, Father, nako, yung asawa ko, pasensya na po, patawarin ako ng Diyos. Mukha ng demonyo. Nako, Father, yun ang tingin ko sa kanya. May sapi na siya ng diablo. Sakit sa ulo, ayaw magbago. Sabi ko sa kanya, Tita, sa maniwala ka sa hindi, mas nag-ooperate sa kanyang buhay ngayon ang Espiritu Santo.
ayaw lang makinig ang asawa mo. Masyadong matigas ang asawa mo. We need to cooperate. Kung gusto nating magbago, kung gusto natin lang pagbabago. In connection with this, ang sabi rin ni St. Paul, sa ating kalawang pagbasa towards the end, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kita po ninyo, sa Biblia kasi dinidescribe lang ang Espiritu Santo. Walang eksaktong definisyon sa kanya. Sinasabing hangin siya, hininga, sinasabing fire siya, sinasabing wind siya, o ngayon tubig naman. Kasi hindi naman nagkatawang taong Espiritu Santo, kaya nilalarawan lang. Dito, inilarawan ni San Pablo bilang tubig. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Now, this will explain why we have different gifts. Sapagkat kung ang Espiritu ay parang tubig, at ang Espiritu Santo, sabi ni San Pablo, giver of gifts. And that will explain why we have various gifts. Kasi tingnan po ninyo, ang tubig, ilagay mo sa timba, ilagay mo sa mangkok, ilagay mo sa baso. Pare-parehong tubig yan. Pero, iba-iba ng hugis. Bakit? Iba-iba ng lalagyan. Sinusunod ng tubig, yung hugis ng lalagyan. Kung tayo pinupuno ng gifts ng Spirit na parang tubig, iba-iba tayo ng lalagyan. Kaya yung mga gifts magmamanifest sa atin, depende sa kung anong klaseng lalagyan tayo. Kaya may magaling sumayaw, hindi magaling kumanta. May magaling sa math, may magaling sa English, may magaling sa science, may magaling sa recess. Iba-iba! We all have gifts, different gifts. Kaya lang, iba't iba tayo ng lalagyan, physical makeup. Kaya, iba't iba ang manifestation ng gifts at ang talents. Depende rin kung gugustuhin nating mag-manifest. Kasi yung iba, hindi pinagmamanifest. Iisipin ng iba, yung nakita mong tao walang talento, meron. Walang tao na walang talento. Ang sabi, di ba, lahat tayo pinainom sa isang Espiritu. Sadyang may mga tao lang walang buhay. Tamad! Ayaw ipakita kung ano yung kaya nila. Eh kahit may regalo ka, kahit may talento ka, di naman ako nagmura. Hindi yun magmamanifest kung tamad ka. Mawawala yun kung tamad ka. Salamat sapagkat there are times na na-inspire kayo ng sermon ko. Siyempre, Espiritu Santo yon. May mga chances nga or may mga instances na sa harap ng laptop, naiiyak ako sapagkat yung naiisip ko, hindi ko napag-aralan sa seminaryo. So, Lord, thank you. Salamat. Salamat sa inspirasyon na ito. Pero hindi basta-basta nangyayari yon na nagkakaroon ako ng maayos na sermon. It isn't like gabi ng Sabado, 10 oras na ng gabi, after kung ano-ano lang yung gawin ko, nag-basketball lang, o kaya kung ano-ano lang yung ginawa, nagpasarap lang, naglibang lang. Tapos, pagdating ng Sabado ng gabi, sasabihin ko, Lord, Linggo na bukas, bigyan mo ko ng maganda-gandang homilya. It isn't like, na-charge na ako, tapos, thank you, alam ko na, walang ganun, Mars. Nag-aaral pa rin ako, nagfa-fasting pa rin ako, nagninilay pa rin ako, minsan nagpupuyat pa rin ako, minsan wala akong tulog, nagkukumpisal pa rin ako. Kailangan kong makipagtulungan sa Espiritu Santo para lumabas yung regalo. Si Kobe Bryant, magaling, may regalo ng Espiritu Santo, pero may Mamba mentality yan. Sa practice, unang darating yan, sa practice, huling aalis yan. Kaya ganun kagaling yan. Dapat nating gamitin at dapat nating improve din. Alagaan din. May iba, hindi pinagmamanifest yung talento kasi sa Kim, sorry for the term. Sa akin lang, sa pamilya ko lang, halos lahat ng simbahan, problema yung members ng samahan. I mean, yung numbers. Makikita mo, yung isa, miyembro ng CWL, miyembro pa rin ng Asheret, miyembro pa rin ng lektor. Kaya, di ba may biro, pag namatay yan, tataba yan. Bakit? Sa dami ng samahan, ang dami ng uniforme, isusuot lahat, tataba yan. Eh bakit nagkakaganyan? Nangingiti, tumatawa kayo. Eh kasi, sila-sila lang din. Walang ibang nagme-member. Kayo sa bahay lang, basta kayo magsisimba lang. Eh yung iba sa inyo may talent. Talent ang pasensya. Pwede kayo sa Asheret. Kasi maraming mga nagsisimba, ingay-ingay nung batang kasama, babawalin sa magandang paraan. Ma'am, medyo tahimik po. May children's room naman po tayo. Ano kaya? Kaya kailangan mo ng patience. Talent yan. Baka pwede kang mag-Asheret.
Yung iba sa inyo pwedeng magbasa. Minsan pinipintasan nyo nang babasa kasi malabo na yung mata. Salita ng Diyos mula sa sulat. Eh ba't hindi kaya makisali ka, magmiyembro ka, para may mas magandang magbasa? Sisisihin mo pa, eh wala nga nag-a-apply na iba. Maganda boss, ba't di ka mag-choir? Sorry for the term. Pero tandaan po ninyo yung gifts natin, hindi yan intended para sa sarili lamang natin, kahit para sa pamilya lang natin. Tayo ay miyembro ng isang mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. I-share natin ang talents natin. At ang pinakahuli, let me focus on this, pero ito yung matindi. May mga tao ngayon na ginagamit ang talento sa masama. Sa panlalabang ng kapwa, sa paggawa ng masama, ginagamit ang talento para makapanakit ng tao, para kumita sa pangit na paraan, sa illegal na pamamaraan. O di ba may mga talentado ngayon na nagpo-promote ng sugal online? Pakita natin, binlurred ko yung mga mukha nila, pero kung hindi i-blurred yan, makikilala nyo sila. Bakit? Sikat sila eh. Marami silang followers eh. At bakit sumikat sila? Bakit dumami ang kanilang followers? Talentado sila. Bakit? Sumikat sila dati, magaling sumayaw yung isa, magaling magsalita, magaling mag-vlog, ng mga pagkain, ng mga pinupuntahang magagandang tanawin, magaling magpatawa. Talent yan. Magaling sa gaming, just for fun, talent yan. O ngayon, nagpo-promote ng sugal. Ginagamit nila ngayon yung platform nila para makapag-promote ng sugal. Yung iba nga, hindi na pinapakita yung talento. Basta i-on yung computer, isla-live yung screen, isa-share yung screen, sugal na lang para iparamdam sa mga followers niya at sa mga makakakita pa sa kanya yung ilusyon ng sugal. Ay, sarap paglaro. Easy lang, turuan kita. Pakunti-kunti lang naman ang taya. Hanggang sa ma-hook ka na. Hindi ko exaggerate to. Promise. Ang dami ko nang alam na nagpakamatay, hindi lang yung nagsugal at nabaon sa utang, ha? Pati na yung asawa may kilala ko, nabaon sa utang ang pamilya dahil yung kanyang asawa nagpakamatay yung babae. Na-depress yung anak, nawasak ang pamilya, nagkahiwalay yung mag-asawa. Milan yung kakilala ko na mabuting tao eh, na-hook sa sugal. Mas matindi yata ito sa droga kasi yung nagdodroga, may indication na nagdodroga, mahalata mo eh. Yung nagsusugal, hindi. Magugulat ka na lang, baon na sa utang. At marami na ang nabibiktima niyan. Isipin po ninyo, bakit yung mga nagva-vlog na yan? Bakit nila papatulan yan? Sige nga, kumikita na naman sila dati bago sila mag-promote ng sugal. So bakit kinakailangan pa nila mag-promote ng sugal kung hindi doble, kundi man triple o higit pa ang kinikita nila dyan? Easy money lang. At bakit naman magbibigay ng napakalaking halaga yung mga operator ng sugal online sa kanila kung hindi paldo-paldo ring pera ang babalik sa mga online operators ng sugal na yan? So ibig sabihin ang sinasabi ko, logically, marami nang nagsusugal. And it's just a matter of time na isa sa mahal mo sa buhay ang mahuk niya. Kung hindi natin gagawa ng remedyo yan. Isang remedyo, pag nakakita kayo ng vlogger, content creator, kahit idolong idolo ninyo, kasi talentadong talentado, pag nag-promote ng sugal, kaagad-agad, unfollow. Ako na nagsasabi sa inyo, nagkakasala kayo pag hindi nyo in-unfollow. Bakit tinotolerate ninyo? Kahit hindi kayo magsugal, kahit ang tinitingnan nyo lang yung content niya, habang maraming followers yan, at habang maraming nanonood dyan, kahit hindi mo pinapansin yung promotion ng sugal, makukumbinsi yan, tama yung ginagawa ko. Maraming pera dito, maraming ibang natutuwa sa akin. In so doing, nagiging accomplice tayo. Kahit hindi natin alam, sumisira na rin tayo ng buhay ng tao. At yung excuse na hindi mo alam, hindi mo naman kaano-ano, hindi mo alam kung sinong tao nasisira ng sugal, hindi excuse yun, sapagkat alam mo na may tatamaan at tatamaan, na may mahuhuk at mahuhuk, na may masisira at may masisira. Kahit di mo alam, alam mong masama ang sugal, alam mong may tatamaan, alam mong may mahuhuk dyan, alam mong may masisira dyan. Para kang nagpaputok ng ilang rounds ng Armalite, pataas, bahala na. Yun ang iniisip mo, yun ang ginagawa mo. Hindi mo na alam kung sino tatamaan, so wala kang konsensya? Wala kang pananagutan? Ganon ang ginagawa natin kapag hinahayaan natin yung mga yan.
Whether you like it or not, nagiging accomplice tayo ng mga yan. Eh kahit naman may mga paalala sila, Oy, tataya lang kayo. Yung kaya nyo lang ha. Yung pantaya lang talaga ha. May mga ganyan pa. Be responsible ha. Oh, sige nga. Kahit may mga babalang ganyan. Bakit may mga marami pa rin nasisira? Kasi hindi effective yung babala lang. Dapat wala talaga yan. Remedyo nga natin yan ha. Maraming sinisira yan. Kaya ganito ko katindi sa pagsasalita at pagre-remind sa inyo yan. Again, ulitin ko. Hindi ko na mabilang. Yung mga taong nasira at pamilyang nasira. Yan. Sugal online. Alam po ninyo, may kakilala ko dati, addict sa casino. Ang sabi niya sa akin, Father, ganito ko ka-addict. Kapag sakay ako ng kotse ko, nandun yung driver ko, kaya nagtataxi lang ako, nag-grab lang ako, tapos na-traffic, at alam ko, isang oras pa yung travel time papunta sa casino, pag na-traffic ako, Father, nanginginig yung katawan ko. Gusto ko nang bumaba, maglalakad na lang ako, papunta ng casino. Ganong katindi ang addict sa suga. Parang addict sa droga. Father, kasino yun eh. Eh ano ba yung nakikita ninyo? Kasinong pinasimple. Kahit sino pwedeng maglaro na, basta may Gcash ka. Pero pangkalahatan, wag po nating sayangin ang talent na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung kakayanan natin. Kasama na dito, yung kung may pera ka, kung may kapangyarihan ka, kung may posisyon ka, kung may influence ka. Asama na dito yung ikaw yung sinusunod sa iyong pamilya, panganay ka, magulang ka, ikaw ang padre di pamilya, ikaw ang may say sa pamilya, sa magkakaibigan, ikaw kasi ang pinakamatalino, ikaw ang pinaka nakapag-aral, ikaw yung pinaka nagbibigay, may gift ka, huwag mo sayangin yan kapatid. Dahil hindi ipapahiram yan sa iyo ng Panginoon kung hindi kanya hahanapan ng tubo o interes pagdating ng panahon. Natatandaan yung ebanghelyo ngayon? Binigyan kita ng 1,000. Nasa ng 1,000 tinubo nito? Binigyan kita ng 10,000. Nasa ng 10,000? Di ba may ebanghelyo ganon? Maghahanap sa atin ng tubo later on ng Panginoon sa mga biyayang ipinapahiram niya sa atin ngayon kasama ang buhay natin dito. And when I say tubo, hindi niya hanaping mas naging sikat ka ba? Mas naging mayamang ka ba? Hindi yon. Ang interes o ang tubong hahanapin sa atin ng Panginoon, ang mundo ba na ginalawan mo, yung circle of friends mo, yung pamilya mo, mas naging mabuti ba? Mas naging maginhawa ba ang buhay nila? Mas napalapit ba sila sa Panginoon dahil sa iyo? Tandaan po natin ha, ang mission natin sa mundong ito. By the way, may mission tayo. Ikaw, ako. Hindi tayo pampa. Hindi tayo pamparami. Hindi tayo pampagulo sa mundong ito. Nandito tayo kasi may gagawin at dapat tayong may mission tayo. Ito'y konektado sa mission ni Kristo. Hindi konektado sa mission ng demonyo. Ang mission ni Kristo, pagandahin, panibaguhin ang mundong ito. Pabutihin ang mundong ito. Ang mission ng Diablo, sirain ang mundong ito. Gawing makasalanan ng mundong ito, sa lahulayan ng mundong ito. O sige, mamili ka kung anong misyon ang dudugtungan mo. Pagpikit mo, pag namatay ka, ay, it's either way ganito. Kung ang pinagpatuloy mo ay ang misyon ng Diablo, pag-isim mo gano'n, nasa impyerno ka. At ang Diablo sasabihin sa'yo, mission accomplished ka, galing mo. Sinira mo ang buhay ng asawa mo. Ngayon, malukarit yung asawa mo, dami mo palang babae. Very good! Ang galing mo, pinabayaan mo mga magulang mo. Ang galing mo, ang daming nasirang buhay dahil sa pagsusugal mo. Gusto mo ba yan? Eh baka kahit naghihirap ka na sa impyerno, isa pa rin yun sa paghihirap mo. Iniwan mo ang pamilya mo na wasak. Daming problema. Daming inaalala. Minis mo yung isang chance. Isang buhay lang ang meron tayo eh. Nagawing maganda ang buhay nila. Pero kapag ang ipinagpapatuloy natin ay ang misyon ni Kristo, pagpikit natin, ang dilat natin, ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant. Come share the joy of your master. Hindi ka makapaniwala sapagkat kaharap mo si Lord. Pero paglingon mo
sa mundo, sa mga iniwan mo, yun ang isa sa kaligayahan ng langit, yung alam mong naiayos mo ang buhay ng mga taong mahalaga sa iyo, pati na ng ibang tao. Dahil sa iyo, bumuti sila. Dahil sa iyo, nasolve yung problema nila. Dahil sa iyo, mas napalapit sila sa Diyos. Yun ang isang kaligayahan sa langit na mararamdaman mo. Kaya sana, pakaisipin po natin ito. Again, ang lahat ng ito'y pahiram lang sa atin. So anytime, pwede niyang bawiin kung mali ang paggamit na ginagawa natin. Bawat isa sa atin may talento, may magandang magagawa sa mundong ito. Huwag na lang sa mundo in general, sa mundong ginagalawan mo, sa pamilya mo. Hindi ikaw ang magiging anak ng magulang mo. Hindi ikaw ang magiging magulang ng mga anak mo. Hindi niya ka ibibigay sa pamilya mo kung alam ng Diyos, sisirain mo lang ang buhay ng pamilya mo. No. Kaya kapag sinira mo ang buhay nila, hindi yung choice ng Diyos. Choice mo yon at pananagutan mo yon. Inilagay ka dyan para maging regalo at walang regalong nakapagpapaiyak nang binigyan nito. Be a gift to your family and to the world. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa manlalapag diri ibang nito.